Anong sabi niya? Monte ko na ako mapatay yung hayop na yun. Ayaw pala kumayag. Yung Rosella pa rin ang gusto. Mas gusto pa yata nung hayop na yung mamatay kaysa pakasalan ko eh. Bakit hindi mo siya sabihan na tigilan niya yung lalaki yan? Humanap siya ng sarili niyang lalaki? Dahil may nangyari na sa kanila, ginalaw lang ang hayop na yung anak mo! Ba't di ka makapagsalita? Ngayon mo sabihin sa akin na huwag nang habulin ang lalaki yun. Sige! Mayor! Tita Amanda! Oh, si Coletto na sa ospital! Hindi stable ang emotion nung atulad niyang nagtangka mag-suicide. Kung nagawa niya na ito ng minsan, maaaring ulitin niya uli. Anyway, kung kailangan niyo ako, nasa clinic lang ako. Excuse me. Kausapin ni Rosella, sabihin niyo sa kanya, pabayaan na si Aragon. Mami, sige na, kundi magpapakamatay ako ulit. Anak mo, nang sabihin yan. Mami, I'm serious. Kapag hindi ako pinakasalan ni Prince Aragon, magpapakamatay na lang ako. Anong ginagawa ninyo dito? Sa ospital si Colette eh. Nagtangka siya magpakamatay dahil kay Fernando. Rosella, nakikiusap ako sa'yo. Ipaubaya mo na si Fernando kay Colette. Ang hirap naman mo yata nang hinihingi ninyo. Ay, naiintindihan ko. Alam ko naman mahirap eh. Kaya nga ako nagmamakaawa sa'yo eh. Rosella, ina ako, hindi ko matitiis yung anak ko, kaya kung pwede lang. Pakaulan mo na si Fernando, ibigay mo na lang siya kay Colette. Nagmamakaawa talaga ako. Paano kung malalaman na hindi na naman ito pakanan ng anak ninyo? Para lang maangkin ulit niya si Fernando. Rosella, hindi ako marunong magsinungaling. Kayo ko. Pero ang anak ninyo, ilang beses na sinaktan. Rosella, mayroong paraan para malaman natin totoo ang sinasabi ni Ma'am Amanda. Ano yun? Saan punta? Ba't bigla ka na wala? Meron akong kailangan kausapin kasi. Oo? Sino? Ayan si Colette. Siguro naman niya maniniwala na kayo na hindi lang niya gawa-gawa ang mga ito. Pero ang alam ko, ikaw pa rin ang gusto niya. Rosella, ayoko namang gulo sa'yo. Lalo lang kaming magugulo kung mawawala ka. Hindi kakayanin ng konsensya ko yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagtangkang mag-suicide si Colette. Bakit naman? She's not the suicidal type. She's too strong for that. Alam mo, may mga tao talagang ginagamit lang nilang front, yung kanilang pagiging strong. Yeah, nga, but not Colette. Sipin mo, mga suicidal are usually the withdrawn, quiet types, yung mga hindi vocal sa problema. I mean, ganun ba si Colette? Just the opposite. Tsaka kung magsusuicide siya, ba't gagawin niya pa sa restaurant? I'll do it here at home, in peace. And ba't gagawa pa siya ng skandalo in a public place? Unless may iba siyang pinaplano.
records ko. Bakit ho? Gusto ko lang kasi masigurado kung talagang nagtangka na makamatay ako. Gusto ko makita yung mga records niya, yung mga tests na ginawa sa kanya, pati yung mga resulta. Mrs. Camacho, I'm sorry. Pero mas mabuting si Colette na lang po kausapin ninyo. At kailangan dumaan pa sa anak ko. Bakit bawal ba? O wala kayo kapatid? Mrs. Camacho, look. Ayaw ko ng iskandalo. Eh di magtapat ka na. Ipakita mo sa akin yung mga records. Gusto ko lang malaman talaga kung nagtangka siya o gawa-gawa niya lang lahat yun. Fernando ang susundo sa akin dito. Hindi ako uuwi. Ay, hindi na kailangan. Ako ang mag-uwi sa'yo. Eh, ano problema mo, Mami? Ikaw. Alam ko na totoo. Umami na sa akin yung doktor mo. Colette, how could you? Paano mo nagawa yun? Dahil kay Fernando, Mami. Dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ako ang pakasalan niya. Tingin mo, papayag ako. Halos maglumood ako kay Rosella nun. Iyak pa siya ng iyak dahil naawa sa'yo. Tapos niloloko mo lang pala. Hindi ako makakapayag. Kakausapin ko si Rosella. Sasabihin ko sa kanya, tanggapin yung kasal. Sige. Gawin mo yan, Mami. Nang talagang hindi na kita mapatawad, saka taksilan mo kay Daddy. Gawin mo! Hospital. Maybe you could go to the house.